Sa bidyong ito, matutunghayan po natin ang isa po sa mga pundar ng isang kababayan po nating OFW sa Saudi Arabia at nagtatrabaho nga po siya ng halos 8 taon. So magkano nga ba yung nagastos niya po ito? At ang kagandahan nga po dito, ngayon taon lamang po ito pinagawa, 2022. So malaking basihan po ito, magandang basihan po ito kapag magpapatayo tayo ng bahay para makakuha po tayo ng idea. So ito po yung pinakaunang topic po natin, naka-indicate na nga po dyan sa kanilang house floor plan. Pumapatak po ito ng sukat na 6x8 meters, and then may nakalabas po ito ng 1 meter para sa kanyang terrace, or katumbas nga po ito ng 48 square meters na meron dalawang kwarto, 1 toilet and bath, living, dining, at kunting or maliit po itong terrace. So ito naman po pala yung ginayang bahay, pero hindi po ito perfect. Makikita nga po natin, binaliktad lamang po nila yan. So ito na nga po yung resulta ng pagiging isang OFW ni Sir, na isa po talaga sa mga pinaka-goal ng mga kababayan po nating OFW, yung makapundar po sila ng kanilang sariling tahanan para pag-uwi po nila sa Pilipinas, matatawag po nila itong sariling bahay. So ito nga po pala ay pagmamayari ng kababayan po natin na si Mr. and Mrs. Dexter and Jolie Laborte. So si Sir Dexter po pala ay isang OFW sa Saudi Arabia for more than 8 years. So ito nga pong kanilang bahay ay matatagpuan sa Castañas, Sarayaya, Quezon. So ito nga po yung bahay na pag-uusapan po natin. Magkano nga ba yung dapat po natin i-budget at magagastos na po natin para may ready na nga po natin sa sukat nga po na 48 square meters na meron dalawang kwarto at 1 toilet and bath. So sa sukat nga po na 48 square meters, gumamit po sila dito ng 12mm and then 270 pesos each sa kanilang lugar, and then 10mm naman na 190 pesos each. Yan po yung round bar na ginamit. So meron na din po itong electrical supplies and materials, 45,000 pesos para sa materials, and then 18,000 pesos naman po sa labor. Gumamit po sila dito ng size ng wire na number 10, number 12 at number 14. Sa graba naman po nito, nakaubos nga po sila ng 3 elf. Sa buhangin, 5L. And then sa panambak po nito, para magpantay po siya at para maging elevated po siya para iwas po sila sa baha, nakagastos nga po sila dyan ng 20,000 pesos. Tapos sa mga tauhan naman po nito, sa mga manggagawa po nila, mga workers, bali dalawang mason yung gumawa dito at tatlong laborer. Diyan naman po pala sa kanilang hamba, bali apat na piraso po yan. At ang bawat isa po yan is 1,500 pesos. So pag-usapan na po natin yung about po sa roofing materials po nito. At ito na nga po yung kanilang video house tour para makita nga po natin yung kinalabasan po ng kanilang budget. Mula po yan sa labas at hanggang sa loob, makikita po natin kung ano pa po yung mga kulang-kulang po niyan. So sa roofing po nito, nakagastos po sila dyan ng 83,000 pesos. Kasama na po dyan yung steel trusses at color roof rib type. So pag-usapan po natin dyan po sa roofing, gumamit po sila ng sifer lanes na 2x3 yung sukat, tubular na 2x3, and then wall flashing, thick screw, box type na gutter, bulkasil, cutting disc, welding rod, metal primer gray, angle bar na ang sukat as 316x2, and then BB roller at paintbrush. At ayon nga po sa owner, nag-start pong ipatayo yung kanilang bahay ngayong year lamang, June 2022, and then 3 weeks po siyang ginawa, hindi na-stop po siya. At nag-continue na naman po sila ng September at 3 weeks na naman po yung counting po nito. So salos pumapatak po ito ng isa't kalahating buwan, at yan na nga po yung resulta. Pero sabi nga po ni Sir, tuwing sahod lamang po siya nagpapatrabaho dito dahil din po sa kakulangan po ng budget at hindi naman po kalakihan yung kanyang sinisweldo. Pero malapit na po itong matapos. At saludong-saludo talaga tayo sa mga kababayan po natin na nagsusumikap, lalo-lalo na yung mga kababayan po nating OFW sa ibang lugar. So yan guys, kung interesado po kayo na malaman kung magkano po yung total cost po nito, patapusin lamang po natin itong video para makita nga po natin yung kinalabasan po ng kanilang budget. At maraming salamat po pala sa full support po ninyo. At sa mga hindi pa po pala nakapag-like, nakapag-follow, nakapag-subscribe dito sa ating YouTube channel, mag-subscribe na po tayo, at huwag din po natin kalimutan ay click yung notification bell para lagi po tayong updated sa mga videos upload po natin dito sa YouTube about po sa pagpapagawa ng bahay.
Ito na nga po yung pinakahintay po natin. Magkano nga ba yung total cost po nitong bahay na pinagawa ng kababayan po natin na mayari nga po ng isang OFW na si Mr. and Mrs. Dexter and Jolie Laborte. Ayon nga po kay Sir Dexter, pumapatak po ito ng humigit kumulang 450,000 pesos kasama na po dyan yung labor at materials. Take note po natin, marami pa po itong kulang. Wala pa po itong spandril, wala pa po siyang ceiling, pintura, at wala pa din po itong tiles. Marami-rami pa po yung kulang po nito bago po ito ma-fully finish. At makikita nga po natin, yung ibang portion po nito, hindi pa po ito napalitadahan sa labas. So yan guys, maraming salamat po sa inyong suporta. Huwag po natin kalimutan na i-like and follow, i-share po itong video para kumalat at makita po ito ng mga kababayan po natin na nangangarap din po magkaroon ng bahay para magkaroon po sila ng idea kung magkano po yung kanilang iba-budget. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po tayo and God bless all.